At para makibalita po tayo ng update kaugnay sa sitwasyon sa probinsya ng Abra, matapos na tumama ang 6.4 magnitude na lindol, makakasama po natin ng live ngayong umaga si Abra Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos. Magandang umaga po, Vice Governor Bernos. Yes, good morning, good noon sa lahat ng nanonood at nakikinig. Good afternoon sa inyo, Kaga. Opo, Vice Gov, maraming salamat po sa pagkakataong kayo po ay makausap. Ang tanong po natin ay gaano po ba kalawak yung naging pinsala ng lindol? Actually, katatapos lang ng PDRIM C meeting with the chairman, Governor Dominic Valera, for the initial assessment ng ating lindol na nangyari kagabi at 11 o'clock. Nung initial report ng DOST 6.7 na ang epicenter niya is Tines, Abra. But after validation, aga is 6.4, ang epicenter niya is Lagayan, Abra. So most likely lahat ng halos yung mga damages natin is from Lagayan, Abra. So may mga impossible tayo kagabi hanggang kaninang umaga, but as of this moment, wala na tayong mga national road, provincial roads, and municipal roads na unpassable. Lahat na passable na lahat. So, yung mga rock slides natin, normal naman yun. Dahil sa rock slides, kaya naging not possible yung mga daan natin. For the casualties, aga, we are very happy na wala pa tayong missing or namatay na reported. Meron lang tayong 11 na injured na mga individuals. So, 6 from Lagayan, 1 from San Quintin, 3 individuals from San Juan, and 1 individual from Dagupan. And ang totally damaged natin na houses is sa Lagayan, Abra. Meron tayong 6 totally damaged. And yung 40 na partially damaged is galing sa Tubo, Abra, Tineg, Abra, and San Quintin, Abra. And yung mga minor cracks, yung mga ang natamo ng mga bridge natin, like Manabu Bridge, maraming mga minor cracks sa mga girders at slabs ng mga span joints nila. And unluckily, yung Iglesia Filipina Independiente na church natin sa La Paz, Abra, bumigay na rin kasi noong July 27 na earthquake na 7.0 magnitude, nagkaroon na ng parang crack. So ngayon, yung belfry na nila bumagsak na noong kagabi. And also, yung electric natin kagabi, 7 na towns ang walang kuryente. Pero kaninang 12:10 ng madaling araw na reconnect na yung connection ng electricity. As of this moment, we have 2 sitios na lang na walang kuryente. Sitios ng Bangged, Abra ang walang kuryente as of this moment. And ready naman tayo for the preposition goods sa mga LGUs. We are waiting for the arrival, for the visit of Secretary Tulfo of the DSWD, darating mamaya mga 1 o'clock daw. So we are waiting. And yung mga classes, yung mga yung suspension ng classes, we suspended, the governor suspended all classes, both public and private schools on all levels ngayong araw. But after the meeting kanina ng PDRIMC, nag-announce si Governor na pati bukas ay mag-suspend ng classes for the whole province of Abra. And we are waiting for the report ng PhilVox kasi darating daw sila ngayon. Baka until Friday ang suspension ng classes depende on the report of the PhilVox. So most likely, ang initial report natin for the school with damages, we have 28 schools na may damage.
ang pinakagrabe, most affected school is Pulut National High School, which is located sa Lagayan, Abra. So that's it for the update dito sa probinsya natin. Okay po, ma'am. Salamat po sa inyong detalyadong explanation ano po at description. Bukod po dito, ma'am, sa Lindol, ano pong paghahanda yung ginagawa ninyo dahil may bagyo pang parating na posibleng dumaan po dyan sa inyong lalawigan? Yes, okay. Actually, katatapos lang yung bagyo, I think last week. So, na-prepare naman namin yon. And hindi din namin alam aga ngayon kung itong tumama ngayon na Lindol is another Lindol or aftershock pa nung July 27. So we will have to wait for the report ng DOST and the PhilVOC. Pero lahat ng L-Dreams natin naka-prepare na and prepared na protestation lahat ng mga goods natin if ever na may mga kailangan or may ma-displace na in another families na addition ng mga reported. So initial report pa lang yung nasabi ko aga for the update natin ngayon. Okay po, ma'am. Pagdating sa ganito po kasing mga kalamidad, alam natin, importante yung pondo ano, para makakilos po tayo. May sapat po ba kayong pondo? Dahil alam naman po natin, napinsala na rin kayo ng naunang Lindol, kamakailan lang din. Yes, nung may bagyo 2 weeks ago, we have already declared under calamity yung province natin. Kaya yung mga calamity fund ng mga munisipyo, yun yung ginagamit natin ngayon. Yun din yung gagamitin natin. But lagi naman tayong kulang, lalong-lalo na yung mga pondo natin for the bridges, for the roads, especially yung mga school buildings natin na nasisira ngayon. Yun yung hindi natin kaya. So dun tayo mag-a-ask ng tulong again from the national government. All right. Message po, ma'am, sa inyong mga kababayan matapos po itong malakas na lindol at ngayong may banta pa ng bagong bagyo. Yes, oo. Ang lagi lang namin sinasabi sa mga province mates natin, sa mga Abrenyo, to stay vigilant. Hindi natin control tong lindol na to. We stay safe. And yun nga, kailangan natin magdasal. If ever na may kakailangan ng tulong, any families, any individual na kakailangan ng tulong munisipyo, barangay, or province, let us know. May mga numbers naman tayo ng mga L-Dreams, activated na lahat ng mga disaster councils natin hanggang barangay. So madali na lang tayong parang yung protocol ng mga dadating na information dito sa province, madali na lang kasi activated lahat ng mga councils, disaster councils from the barangay to munisipyo. Okay po, ma'am. Sa mga gusto pong magpaabot ng tulong diyan po sa mga kababayan po natin, ano po, dahil alam naman natin ito po ay isang information na alam ng ating mga kapwa-tao. Saan po maaaring makipag-ugnayan po sa inyo o maaaring magpadala po ng tulong, mga relief goods or in any form of tulong po para po sa mga kababayan po natin dyan? Yes, oo. Activated yung operation center natin sa PDRIM office sa Calaba, Banggit, Abra. So doon po lahat ng donation na dadaan. Then saka namin itidistribute sa mga munisipyo po. So in case may mga tulong po from the private individuals or private groups or anyone, pwede po kayong mag-message sa amin sa Facebook, Abra Province or the PDRIM C ng province para sa pastor communication po. Alright. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Abra Vice Governor Maria Jocelyn Valera Vernos.